rin tayo kasi alphabetical pa rin yun. Last year natin, sumulat ako ng letter sa lahat ng kapasin natin. At doon sa letter ko para sa'yo, hinamin ko sa'yo na may gusto ako sa'yo. Sa dami ng workload dito, pagsasagahan ko ako. Pasensya na po, sister. Pero sinigaw kong magtrabaho na mabuti kasi alam kong maintindihan mo yung mga sakripisyo ko na ginagawa dito sa school. Second year ko dito, sa Paris. Ano mo ba yun? Naging maayos ang lahat. Naging maintindihin ka lahat, inintindi mo. Then 2013, nagkaroon tayo ng napakalaking problema. Halos hindi ko tayo yung kinaya. Pero nandiyan ka pa rin, naniniwala na tayo talaga yung para sa isa't isa. The following year, 2014, ikaw na talaga. At talaga akong ibigin pa iba. Kaya kayo 2015. Gusto ko sanang thank you.
share sa inyo yung sinabi po ni sister sa akin na nung nagpapaalam na lang po ako na gawin itong ano ba tawag dito? Basta, yun po. Hiningin ko po yung guidance ni sister. Sabi lang sa akin ni sister na hindi ko ito makakalimutan. Sabi niya, nagpapasalamat siya na pinoconsider ko yung eskwela, hindi lang pamilya. At pinili kong i-share itong gusto kong mangyari sa pamilya na tinuturing kong atin. Ladies and gentlemen, since kumayag naman na po siya, kaya pakilala ko po yung soon-to-be Mrs. Kwe. Sa lahat po ng tumulong sa akin, ang nais ko lang, sa totoo lang po ay isang simpleng dinner para sa pamilya ko at kay Kat. Pero may nagsabi po sa akin, mabuti kaibigan. Pagsigaw mo daw po sa buong mundo yung aking pagmamahal. Kaya po, sabi ko, hindi ko kaya yun. Sabi niya, nandito kami, maraming nagmamahal sa'yo. Totoo pala, marami yung talaga nagmamahal sa'yo. Maraming talaga, hindi ko mapapayaran yung tulong ninyong lahat. Kaya, utang na loob ko sa inyo. Salamat at hindi ko ito makakalimutan. May gusto ka ba sabihin? Thank you! Mas iyakin po ako sa kanya eh. Pag nag-away po ako kayo, ako po yung umiiyak. Maraming salamat po. Thank you. Pwede na po